for shift eh. So, pasisa na po, bandang unahan. Mag-off cam na ako, makailulong. Ay, sumabi pa palang araw sa lahat natin dyan. So, ito mga kaidol, no? Kararating po natin. Galing po sa bundok mga kaidol, no? Kasi alam po natin kung ano yung pakay natin at ano yung mission natin. So, pagkarating po natin sa bahay, nakasaga po tayo ng signal. So, marami pong nag-chat sa atin mga kaidol, no? Marami pong nag-PPM sa atin. Marami pong pasa po ng mga video na upload nila Alpago Zero mga kaidol, so, kasi may masama pong nangyari sa kanila. So, kailangan po natin bumalik at makapilitin po natin makapunta sa location nila mga kaidol, kasi alam po natin sa panahon na ito, sa araw na ito, sa oras na ito ay kailangan talaga nila ng tulong mga kaidol, kasi nahuli po sila dalawa mga kaidol. So, ito, nagprepare po tayo sa gamit mga kaidol, kailangan na po natin itong mga gamit natin. So, kailangan pilitin po natin makapunta mga kaidol para po tayo tumulong, kasi alam ko po na hindi to dapat pwedeng gawin natin mga kaidolo, nga nagvideo tayo dito sa loob po nating bahay. Pero huwag kayo mag-alam mga kaidolo, hindi po natin ipinapakita yung labas, yung location talaga. Dito lang talaga tayo dito sa loob po ng aking tinitirahan mga kaidolo, kasi kararating lang po natin. So babalik lang po tayo mga kaidolo, pipilitin po natin na makapunta sa location mga kaidolo. So kailangan po mga kaidolo na complete po tayo sa gamit ngayon, kasi alam po natin, no, na napakahirap pong kalaban itong si Bagtik mga kaidolo, at saka si Pulahan at saka may commander pa mga kaidolo. So nakita natin sa video na ipinapasa po sa atin ng mga solid supporters natin, sa mga viewers natin, no, na napakarami talaga pong nag-request sa atin ngayon. Humingi sila ng tulong para matulungan silang Alpago Zero One at sa Kuya Bas mga kaidol. So ito na mga kaidol, gagawin natin, kakawila po natin. So babalik tayo agad. So pipilitin natin mga kaidol. So sana po na ang hiningi ko lang sa inyo mga kaidol, dasal lang po, no, para po tayo magkapunta na sip sa lugar at katulong tayo sa kanila mga kaidol, kasi alam po natin na napakahirap po talaga yung kalagayan kapag tayo'y napihag mga kaidolo, kasi napaka-agresibo talaga yung mga kalaban natin mga kaidolo. So gagawin natin lahat ngayon, kasi dinanas na po natin yan. Ilang beses na po tayong napihag mga kaidolo. Grabe talaga yung hirap na ipiraranas na sa atin mga kaidolo. So talagang kailangan na po natin yung mga kasama natin, kasi napakabuting tao yan si Alpha at si Kuya Bas mga kaidolo. So marami na pong beses na ako po'y tinulungan sa dalawa na yan mga kaidol, no? So talagang gagawin ko talagang lahat na makarating lang at paunlakan yung mga request sa atin mga kaidol, no? So pagpasisahan nyo na mga kaidol, no, na nakapag-video ito ako dito sa loob ng aking bahay, kasi may protektahan po tayo isang bata. Pero huwag kayo mag-alala mga kaidol, no, kasi yung bata ay nasisipti po kalagayan mga kaidol, no? Wala pong nakakaalam, ako lang po yung nakakaalam sa kinalagyan ko po sa bata ngayon mga kaidol. So ang mission natin ngayon, tulungan si Kuya Bas mga kaidol, kasi baka yung humawak sama ng bata ay isa lang yung humawak siguro sa kinala Kuya Bas. Pero hindi po tayo sigurado mga kaidol, no? Ang gagawin natin ngayon, mag-imbestiga tayo, pagsikapan natin na malaman talaga natin yung buong katotohanan talaga mga kaidol, no? Kung saan talaga dinala sila Kuya Bads at saka si Alpago Zero One, at may mga biktima pa tayong kailangan pa natin tulungan mga kaidol, no? So gagawin natin lahat ngayon para malutas natin ang problemang ito. Hindi lang po dalawa ang hahanapin natin ngayon, kundi buong mga biktima po ang ating gagawin mga kaidol, no? So sana po, no, sa makikita po ng video ito, pakishare lang po sa mga kasamahan ko, mga hunters, na sa panahon na ngayon
talagang marami na talagang nailangan ng tulong. Sila Kuya Buds at saka si Alpha Gusiruan, kailangan na talaga nilang tulong natin ngayon. So sana magkaisa po tayo para po sa kapayapaan at sa kaligtasan po ng ating kasamahan, lalong-lalo na kay Kuya Buds at saka kay Alpha Gusiruan. So yan mga kaidolo, hindi po ako magtatagal kasi magbibiyahe pa ako ng ilang oras bago ko makarating sa area. So hindi ako sigurado na makapunta tayo, no, pero pipilitin po natin kasi hindi natin alam kung ano talaga yung habang tayo maglalakbay patungo sa area. Hindi po natin alam kung ano yung masagupan natin, kung ano yung ma-encounter natin doon kasi alam po natin na ang dadaanan nating area ngayon ay napakadelikado kasi ito lang po ang lugar na kumbaga sa amin ay shortcut, medyo malapit pero risky nga lang yung dadaanan natin kasi pag iikot pa tayo, nako, ilang araw kaya tayo, nga isang araw tayo na maglakbay bago tayo magkapunta sa area. Pero yung dadaanan natin ngayon, medyo may kalapitan lang. So, medyo risky lang nga lang yung area na dadaanan natin. So, ang kailangan natin ngayon dito ay magdubling ingat tayo sa dadaanan natin ngayon kasi hindi natin alam kung ano yung masugupan natin. Ano yung masalubong natin na masamang tao mga kaidolo. So, dubling ingat tayo dito. So, ayan lang po, no. Inuulit ko po, sa magkakita po ng video ito, pakishare para malaman po ng hunters na ako'y puproceed na sa area at sana hindi po natin alam na magkasama po natin ay nagprepare na. Sana po magtagpo-tagpo tayo sa location at maging safety tayo at magpagtagumpayan po natin ang ating misyon na iligtas po natin ang mga kasama po nating biktima. Hanggang sa ngayon ay marami pang hindi pa nabawi at hindi pa nakakuwi. So ayan lang po mga kaidol, maraming salamat po at good luck at God bless po sa inyong lahat. So yun mga kaidol, no? Biyahe na tayo, no, papunta sa location kung saan tayo dadaan na makapunta tayo sa location nila Kuya Buds at saka ni Alpha Gusiruan mga kaidolo. So medyo may kalayuan pa mga kaidolo, so at least makita lang na pupunta na tayo, no, bigay tayo ng tulong, no, so nagbiyahe na tayo. Medyo may kalayuan pa, ilang oras pa tayong magmotor. So napakainit pa ng panahon, so hindi natin itang yung inip at least na magkatulong tayo. Pipilitin natin magkapunta sa location mga kaidolo. Dito shortcut tayo mga kaidolo. Nalaman akong daan na medyo hindi malayo. Pero kung doon tayo dadaan sa highway, abutan tayo ng mga isang araw siguro tayo magtagpay ng motor. So dito yung dadaanan natin, mga 4 oras o 3 oras na siguro bago tayo makarating sa yung iwan natin yung motor kasi magsimula tayo maglakad sa papunta sa area. So hindi po natin pwedeng maipasok yung motor kasi yung dadaanan po natin ay medyo walang daanan. Hindi po madaanan ng sasakyan mga kaidolo. Kahit anong klase ng sasakyan, hindi po makadaan mga kaidolo. So dito tayo, shortcut tayo dito.
So nakita nyo nga dinaan ko mga dulo, medyo ano na, wala na mga bahay dito. Sino makai dulu. Dito, yung daanan po natin dito, yun yung shortcut. Ito, pa-highway yan. So, napakalayo kung dyan tayo dadaan. So, dito tayo dadaan makai dulu. So, yan, dito tayo dadaan. Shortcut tayo makai dulu para hindi tayo mabutan ang gabi na makapunta tayo sa location na target nating puntahan. Magpakasakali tayo na doon natin matagpuan yung hinahanap natin na sila Kuya Bas at saka si Alpha mga idolo. Sa bundok ito yung shortcut. So sa panahon di na po natin pwedeng dahil ng ating motor makai dulu. Yan o. Yan, pilihan natin dumaan dyan. Kasi ito yung sinasabi kong shortcut mga kaidolo.
kung saan natin ilagay yung ating sasakyan, baka makita at makakunin pa mga idolo. So for safety, so pasisa na po, bandang unahan, mag-off cam na ako mga idolo. Yan mga kailo, yung motor natin, doon pa natin iwan. So, kailangan dito pa lang mag-off cam na ako para hindi ako mamonitor mga kailo kung saan ako dadaan. So, maya-maya siguro mga kailo, doon na tayo mag-on ng camera. Pag ando na tayo sa mismong area na medyo malapit na po tayo sa location mga kailo. So, ayun lang po. Thank you po at maraming salamat.